Kakapit na natin. Moto Gallery Vlog. Alright mga boss, mga paps, welcome back sa ating YouTube channel, Moto Gallery Vlog. Ako ulit ang inyong lingkod mga boss, Huawei Uno. Nakita nyo naman yung title ng ating video mga boss. Magkakabit tayo ng Coso Digital Thermometer. So ano ba yung tulong ng Coso Digital Thermometer natin mga boss sa Radar 150Fi? Lalo na sa mga merong mga radiator, no? So pwede to sa mga GSX 150, Sniper 150, RS 150 na merong mga radiator at kung kayo naglalagay ng coolant sa inyong motor, pwedeng-pwede to. Ano ba yung purpose? Ano ba yung kahalagahan nitong thermometer na to? Bakit tayo maglalagay? So dito kasi para na mo-monitor natin yung ating coolant, yung ating radiator kung gano'n na ba siya kainit, kung tayo ba ay nag-o-overheat na. Alright? Tapos, sa tulong din ng ating Coso thermometer, malalaman din natin kung gaano ba kainit yung ating radiator o yung ating mismong coolant bago umikot yung ating radiator pan. Ito yung mga benefits na makukuha natin dito. Okay? So, sa pagsisimula ng ating video, mga boss, ito yung mga kakailanganin natin. So, ito yung ating digital thermometer na Coso. Sensor, adapter, SGP na hose clamp. Ito, meron naman kasama itong Coso na to na hose clamp. Pero, para sa akin, mas okay yung SGP. Mas matibay, kumbaga. Kumbaga sa, ano, mas heavy duty to. Kaya ito yung binili ko. Alright, tapos meron tayong cutter, shrinkable tube, eye lugs, wire connector, lighter, side mirror clamp. Ito yung pinaka, magsisilbing pinaka bracket ng ating holder. Okay, so ito yung ating holder ng ating digital thermometer. Kung napanood nyo yung pag-install ko ng Coso voltmeter, ito rin yung ginamit ko na voltmeter holder doon. So ito rin yung gagamitin natin dito sa ating thermometer kasi fit naman to dito. Saka binutasan ko na to mga boss, no? Mapapansin nyo sa video may butas to para magkasya dito yung mga wire socket ng ating thermometer. Alright? Coso digital thermometer at itong ating Coso sensor adapter. Nabili ko to ng 1,950 kasama na yung shipping fee. So ilalagay ko na lang din yung mga link nito mga boss kung saan ko siya nabili. Okay? Ito namang SGP clamp hose natin mga boss, nabili ko 55 to 60 pesos yung isang peraso ng radiator hose clamp natin. Yung ating side mirror clamp, nabili ko to ng 200 pesos, set na yan dalawa. Nag-provide lang ako ng bolt tsaka stainless na mga bolt dito, no. Pinalitan ko lang. Nabili rin natin to ng 200 pesos. Lalagay ko na lang din yung link nito mga boss diyan sa ating description. Yan, ito yung alloy holder natin mga boss. Dito natin ilalagay yung ating Coso thermometer. Ayan, makikita nyo naman sa video, binutasan ko na siya. Para dyan natin padadaanin yung wire connector ng ating thermometer. Pwede ka namang magtabas dito sa gilid para kasi ito natatanggal tong block na to eh, tong parts na block na yan, natatanggal yan mga boss, ayun oh. Tapos pwedeng dito ka magtabas o kaya dito. Igagrinder mo lang siya para dun mo padadaanin yung wire. Kaso kasi ang issue ko doon kapag ganun, kitang-kita siya kapag nakakabit na doon sa motor. Lalo na sa part ng right handlebar ko siya ilalagay. So mas kita siya dito kapag dito tayo nagtabas, dito natin pinadaan yung wire. So kaya naisip ko dito na lang. Merong butas to dito mga boss, yung negative and positive ng thermometer natin kasi yun dito. Kaso yung pinaka connector ng ating wire connector ng thermometer natin, eh hindi siya magkakasya dito kaya binutasan ko na lang siya. Okay? So dyan natin siya padadaanin. Yan. Kung gusto niyo nito mga boss, ilalagay ko na lang yung link sa description. So same to doon sa ginamit ko sa voltmeter ko. Pure alloy siya, matibay at makapal. Ito yung ating side mirror clamp. Ito yung magsisilbing pinaka bracket natin. Gawa nga ng yung handlebar ko is clip on na siya, no? Pero kung naka-stock handlebar naman kayo, pwedeng hindi na kayo mag-provide neto. So nasa inyo naman yan kung magpo-provide kayo neto or hindi na. Okay. Pinalitan ko na siya ng stainless na bolt saka dito sa ibabaw. Coso thermometer, tignan natin yung laman niya mga boss. Kung ano yung mga kasama niya dito. Ito yung ating digital
Coso thermometer mga boss. Yan. Ito yung kanyang wire connector. Ito naman yung kanyang wire extension. Kung kapos yung wire ng Coso thermometer natin, gagamitin to para umabot siya doon sa pinaka host ng radiator natin. Ito yung pinaka sensor niya mga boss. Ito yung magti-trigger para mabasa ni yung digital Coso thermometer kung gaano na ba kainit yung ating coolant. Okay? So ito yung kanyang sensor. May manual na rin siyang kasama mga boss. Dalawang Coso na sticker. Foam tape na double-sided. Ito yung kanyang pinaka clip. Pero hindi na natin gagamitin to mga boss, no? Sensor adapter. Meron na siyang kasamang dalawang clamp hose. Sa inyo na yan kung gusto nyo ring gumamit ng SGP or ito na gagamitin ninyo. Tingin ko matibay naman to, pero mas para sa akin mas okay kung SGP radiator clamp yung gagamitin natin. Maga solid na heavy duty. Ito yung kasama dun sa binili natin. Water temp sensor adapter. 18mm yung kinuha natin mga boss. Pero ang pinaka eksaktong sukat talaga para dun sa ating radiator hose is 14mm. Kaso ang problema, walang stock, wala tayong mahanap sa Shopee tsaka sa Lazada. Meron 14mm na Coso, meron ako nakitang Coso na 14mm kaso kulay blue. So hindi naman natin ano yung kulay dahil malayo na sa concept ng ating motor. Pwede naman natin siyang isosa para matanggal yung kulay niya, kaso magiging silver. Mawawala yung Coso na naka-indicate doon sa adapter natin. So kaya itong 18mm okay naman to. Medyo masikip lang talaga siya ng konti kapag kinabit na doon sa ating hose. So pwede naman siya. Dito ikakabit yung sensor. Yan, meron siyang tray dito, tapos dito yung dalawang hose. Okay? I-assemble na natin siya mga boss, mga pops, no? Para pagdating doon sa motor natin, babaklasin na lang natin yung ating headlight saka yung right na leg shield ng ating Raider FI. Tapos itong Coso adapter natin mga boss, doon natin to ikakabit sa may kanan ng ating radiator hose kasi nandun yung part ng pinakamainit. Okay? So doon natin siya ikakabit. Moto Gallery Vlog. Okay mga boss, nakabaklas na yung headlight ng Raider 150 FI ko. Tapos dito ko ikakabit yung side mirror clamp na pagkakabitan ng holder. Ikakabit ko na muna yung side mirror holder dito mga boss. Okay mga boss, mga paps, naikabit na natin yung ating Coso digital thermometer tsaka yung kanyang holder at tsaka yung ating pinaka bracket. So ngayon naman, i-wiring na natin siya. So ito yung wire niyan, pinutulan ko kasi masyadong mahaba mga boss. Ito yung kanyang wire. So itong pula, ito yung positive. Tapos itong black, ito yung negative. Itatap na lang natin ito sa body ground. Then ito sa ignition switch doon sa orange wire ng ating Raider 150 FI. Okay, tapos ikakabit na rin natin yung kanyang extension connector. Ikakabit na rin natin. Ito yung ating wire extension connector mga boss, no? Para humaba lang yung ating wire kasi nga masyado siyang maiksi at hindi siya aabot doon. Kaya meron talaga siyang kasamang ganito.
So mga boss, binalatan ko na pala yung wire na papunta doon sa ating after ignition or ignition switch. Yan, yung orange wire. So ito, papunta to doon sa accessories light natin. So dito ko na lang din itatap yung positive ng ating COSO thermometer. Okay? Tapos itong body ground, itong negative, dito ko siya itatap. Sa may tornilyuhan ng headlight ko mga boss. Yan, dyan natin itatap yung negative. Okay mga boss, mga paps, naikabit na natin yung kanyang wire extension. Ito siya, wire extension connector. Ito. So dito natin i-co-connect yung kanyang sensor at sensor adapter, yung pinaka tube. Ang ginawa ko sa kanya mga boss, yan, pinagapang ko siya dito. Tapos niluwagan ko dito sa may tornilyuhan ng ignition. Tapos pinadaan ko siya dito. Then gumapang siya dito mga boss, no. Nilagyan ko na lang ng ano, ng cable tie. Masyadong mahaba yung wire extension. So hindi ko na pinatulan kasi baka just in case na ilipat ko siya ng pwesto, eh putol na, sayang, 'di ba? Kaya tinupi ko na lang tapos nilagyan ko ng cable tie. Tapos nilagay natin siya dito. So hindi naman siya nakaharang. Okay? So ikakabit ko na tong headlight. Then next natin pwede na nating i-drain yung kanyang coolant. Then after natin na i-drain yung coolant, puputulin na natin tong radiator hose. After natin na putulan itong radiator hose, ikakabit na natin yung kanyang sensor adapter and yung kanyang sensor. Okay? Gagamit tayo dito ng 8mm na socket wrench para matanggal natin yung bolt dito sa ating drain plug ng coolant, no. So tatanggalin na natin siya. Sarado pa yung ating radiator cap. So kapag binuksan na natin to, saka lalabas dyan yung ating coolant mga boss, no. Yun. Sumabo na. Gagamitin pa ulit natin to mga boss. So kitang-kita nyo naman, green na green pa yung ating coolant. Ang gamit ko palang coolant dito mga boss. Ayan, Bridgestone na ready to use coolant. So shoutout Bridgestone, baka naman. So yan yung gamit ko. Kung gusto nyo mapanood kung paano magpalit ng coolant mga boss, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description. Kasi meron na akong video na ginawa nito kung paano yung proper na pagpapalit ng coolant. Ngayon naman mga boss, pwede na natin ikabit yung kanyang sensor, saka yung COSO sensor adapter. Ito, kukunin lang natin yung sukat. Magbabawas tayo dito sa radiator hose natin. Kunin lang natin yung sukat nito. Ito yung lapad nito. Yan. So ganyan lang din kalaki yung ibabawas natin para maisalpak natin siya ng maayos.
para yung hose din natin hindi siya masyadong mabanat. Gamit tayo ng back wrench o kaya open wrench na 12mm para may kabit yung sensor dito, mga boss, no? Kaya dito ko siya kinabit sa part na to, mga boss. Kasi dito nagsisimula yung init, mga boss. Tapos umiikot siya papunta dito. Then pagdating dito sa radiator, pinapalamig siya ng ating radiator fan. Then dadaan dun sa kabila. Kaya ito yung pinakamainit na part ng radiator hose natin. So dito nagsisimula yung pinakamainit. Kaya dito natin siya kinabit. Okay, so ngayon itetest natin siya sa reading ng ating poso thermometer. Kapag umabot siya ng 105 degrees Celsius, 104 to 106, dapat iikot na yung ating radiator fan. So dito mamomonitor natin kung gaano kainit yung ating coolant o radiator bago umikot yung ating radiator fan. Sa tulong nito, maiwasan natin yung pagka-overheat. So ngayon, itetesting na natin siya, mga boss. So sinusuyan na natin siya. Hindi naka-open yung ating radiator, hindi naka-open yung ating makina kaya hindi pa siya mainit. Kailangan umiikot na yung ating radiator fan. 104 to 106 pwede na. Pero pinaka-standard talaga 105 degrees Celsius. Dapat iikot na yung ating radiator fan. Okay, so ngayon testing natin, mga boss, no, kung functional at talagang effective yung ating COSO digital thermometer. Okay, start na natin, mga boss. Check natin kung aabot siya ng 105 bago umikot yung ating radiator fan. Okay? Pansin nyo sa video natin, yung reading ng ating digital COSO thermometer is nagko-cool down na siya. Kaya nangyayari, bumababa na yung reading niya, no? So nagko-cool down na dahil gawa ng umiikot na yung ating radiator fan. So effective siya, and then accurate din yung ating thermometer sensor. So gumagana. So yan, napapansin nyo naman, bababa na ng pababa yung ating thermometer, no? So accurate siya, mga boss. Yan.
Okay, sa mga nakapanood ng ating vlog today, mga boss, mga paps, sana nagustuhan nyo. At kung may natutunan kayo, share nyo na rin yung ating mga video, no? Then like, follow ng ating Facebook page, Moto Gallery Vlog. Then subscribe nyo na rin yung ating YouTube channel. So hanggang dito na lang, mga boss, mga paps. Kita-kita tayo next vlog. Peace out. Yeah.